Mateo, kailangan mo sumama sa akin. Ba't ka nandito? Di ba sabi ko sila, ayaw mo na ako? Nandito pa ako para magtalo, Mateo. You are coming with me right now! Hindi! Mateo? Mateo? Sigurado ka ba sa mga narinig mo? Si Mateo Rodriguez ang itinakda. Yun ang sinabi ni Sam at ng vampirang kausap niya. Mateo, pati mo naman nasabi sa akin na nahanap mo na pala si Sam. Nakilala mo bang kausap ni Sam? Sumugod na tayo, pinunong mga boss. Kunin na natin yung tao. Malalaman naman natin kung totoo ang sinasabi ni Gael kung nasa atin na yung tao. Di ba? Nasurpresa din si Mateo sa pagpunta ko dito, Lia. Araw kang nawawala, ah. Nag-aalala sa yung mga tao. Akala kong napano ka na. Pasensya na kung nag-alala kayo. I know I should have contacted Mateo earlier, pero... Lia... Inatake ako ng isang vampira. Anong susunod dating dalaw? Hindi ko alam kung naikwento sa'yo ni Mateo, pero... yung vampira na umatake kay Jethro at kay Olive sa university, kaibigan ko yun. I mean... kaibigan ko siya bago ko nalaman na isa siyang vampira. He came back for me the other night. I thought I was going to die. Gusto niya akong patayin. Pinagmayabang din niya, napapatayin niya si Jethro at si Olive. Kaya ako nalaman na papunta dito yung mga vampira. I was so scared, Lia. I really thought I was going to die. Hindi ko alam kung paano ako nakatakas, pero naalala ko lang. Nanlaban ako, nakatakas, nagtago. Ayun lang ako nagkaroon ng lakas na loob na kontakin si Mateo. Kung nasa panganib yung buhay mo, sumama ka sa akin. Meron akong kakilala na pwede makapagbigay ng protection sa'yo. It's okay, Lia. I don't plan to stay very long. Gusto ko lang malaman ninyo na ligtas ako at pagkatapos nito, lalayo ako. Magtatago. Kung yun yung gusto mo, hindi kita mapipilit. Pero bago mo sana gawin yung mga plano mo, kailangan ka sana namin makausap eh. Tungkol lang naman sa alam mo, imbestigahin kasi namin yung vampirang sumugod dito. Baka kasi meron kang narinig o
alam na makakadulong. Sure. Anything to help. Bakit kasi kailangan tayo pa ang bibisita niya kay Jethro? Bakit hindi siya ang pupunta dito? At saka bakit ba disidido kayong lahat na hindi ako paglutuin ang dinuguan today? Chang, 2010 na. Pwede lang babae yung bisita sa lalaki? Tsaka, hindi na kasi pwede lumabas si Jethro eh. Okay, bakit daw? Alam mo, ako nagtataka na dyan kay Jethro, ha? Hindi ba narinig mo na rin yung narinig ko noon, kinalila, na itong si Jethro ang talagang pakay ng mga vampira? Okay, bakit ngayon? Si Jethro nakatira doon sa Tito Abraham ni Leah. Noon si Leah, ngayon si Jethro. Marami akong hindi naintindihan. Ah, basta. Kailangan natin siyang puntahan ngayon. Gusto ko siyang makausap eh. Tsaka magpapadala na doon ng sakyan. Okay ba yung forma ko, Chang? Eh, kung ilugay ko na lang kayo yung buho ko. What you think? Naku, ikaw na bata ako, ikaw na bata ako. Naliligaw ka ba kay Olive? Hindi tayo. Hindi. Kaya pala kanina ka pa nagpapakuit dyan sa salamin. Ang dami niyo naman tanong tayo. Ba, masama ba? Gusto ko lang naman malaman eh. Kasi dapat marami kang iniisip bago ka magseryoso. Niligawan mo siya, sinagot ka niya, lahat damay na. Yung kakayanan mo, at kung anong pangalib na dala niya. Sige po, Miss Diana Olive. Please come in. Ayan, Jethro. Nandiyan na sila. Ay, nako. Puppy love. Sige po, tara po. Dito po tayo, Miss Diana Olive. Sam? Sam! 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 Ako? Mabuti naman tatligtas ka. Akala namin na paano ka na eh. Akala namin nakain ka na rin ng mga babira. Maraming salamat sa text mo, ha. Hindi ka nag-text, hindi ka mo nakapaganda sa mga babira. Niligtas mo buhay namin. Salamat. Oo, importante kayo sa akin, Baldo. Oh, ha? Guys! Narinig niyo yan? Importante daw ako, ha? Sorry, Sam. Nasugatan pa tuloy kita. Ay, hindi. Wala sugat, oh. See? Akala ko dugo to, eh.